kapadayon, ato sa kami pamalandungan ni kaning gitawag o panultihon, no? This is a reality. It means man di ay. Ako tanging gihayag-hayag ba, no? Accept both compliments and criticism. It takes both sun and rain for a flower to grow. So, dili lang kay dawato na to, na malimpay ka, kanang giingnan ta na okay ba, no? Nakulay pa naman na ang mga istorya, bisag di mao, bisag sakit. Dawat-dawat lang kung punta, mahalag na buklan ba? Kaya anak mo gitaw ng kalibutan, di man pwede puro pagdayag, na ang mga istorya nga pa. Kaya nabitaw, katul pa ni, sa to, ingon ni President Duterte, please do not add fuel to the fire. Namang yung mga tao na mahilig mag-add o fuel ba? No? Oo. Natuwa ko mo na, bro. Nagloton ka. Oo. Saan pati? Usahay, matigala ka nga. Natrubol ka. Inaday, sige kuhan nito. Sige sugnib ba? Pero mag-atubang mo, pwede ko kuha sa istorya. Okay, kay ka. Parero ko na sa itabo sa ito, ah. Sa wapang kuhan, mapay pare. Wala meeting. Okay, kay, why may istorya? Pag-abot na nanay pare, daghan na kayo reklamo. Okay, so, okay po rin nga pamalando, no? Ganito talaga ang buhay. Mahirap. Naiwasan. Atong isbutan karon is more of a review sa dokumento sa Vatican II. History niya ba? Actually, hindi ko na ito i-madiscuss tanan karon. Murag mo, daplis lang tagamay ba, no? Kung say, historical background, who were the people involved in the formulation of the documents, no? Nga naa na sulod sa Vaticano Dos, kanang ito ang 16 documents. And then, whatever is the statement, dili na ako ipamwersa ang akong personal interpretation, ha? Kamu'y mag-decide how you understand the document presented, no? Eh, libre man taan, ha? So ako, ako'y ipakita kung sa'yo naasa mong dokumento. Actually, yung mga dokumento is downloadable. Muna ay nakaayo sa internet, bro. Panghatag na halos ang mga libro. Ang imo na lang kakugis pagbasa, agad mo'y kinahanglan nun niya pa. Kano, ano? 500 pages na, 580 pages. No? So, niya, di man idugay, 2011 pa man yun. Okay, so usa sa mga gisgutan sa Vatican II, gipaklaro. Okay, that most of the Catholics, labi na sa mga frontline worker, wala ka, nakadungog lang taan yung pulong Vatican II. Pero wag yun ta mag-care o basa o libro, ano ba, dokumento ba? Kung sa yun na, ang mga interpretation on this document, how Vatican II should be interpreted correctly. Kaya ang problema, ang Katoliko biya ro no sa mga rangguhan ordinado duha ni sila ka grupo eh na gitawag na progressive do na gitawag na conservative kining duha ka mga grupo sa mga scholars and theologians nag-abot diha sa Vatican II so isigbantayan sila sa ilahang mga intereses ang pikas kong kung nagpahinay-hinay ang conservative, ang progressive, mumanat sa silahang agenda. Pero mukurang na gani ang conservative, hinahinay po ang progressive, black. Muna nga, ang dokumento sa simbahan, mag-usahay, makonfuse ka kay ang interpretation, nagdepende sa tao kung asa ang iyahang lining. Kananglitan, ang usaka dokumento, ibasa ni mo, ipangutana ni mo dito sa kuan, conservative or progressive ang muna-huna. Di ba, usahin kayo ka nga, lahi pa ng iyahang istorya. At to kukas pikas, lahi po niya ha. At yan, puro na katoliko. Kaya ang dokumento, usahin, masubject sa personal interpretation. Muna ang problema. So, muna ang content sa mga libro, the council did not teach any new doctrine. So in other words, ang Vatican II is not a dogmatic council. Doon na lang dogma ng isgutan din ha.
as foundation, no? Foundational doctrine. Ona pero wala doktrina nga gipanday di aprubahan at that time. No? It was a pastoral council, and John 23rd made it clear that doctrine was not the concern of the council. The council did not use the formal language of proclaiming new doctrinal formula or condemnation errors. All the changes that happened were of pastoral, strategic, managerial, and linguistic type. Many changes are blah blah blah, not of a doctrinal nature. Muna yung klaro mo na ito. Tayo ba mga Katoliko nga sige lang attend ang seminar, yung pa-istorya ho nimo, wala, makungi ang kuan opisyal ng simbahan. Although what is stated in the different documents in Vatican II, gitawag ta aron musunod. Giawag ta na mo, pauyon. No? Muna, kaya aron mahiusa. Sa kapuslanan sa konsilyo, kung magyagaw ta. So, bisan dili siya dogmatic, pero gitawag ta na makiguban. No? Gitawag ang assent niya kung ba. Para doon na unity. Pero dili, wala yung gitawag niya na anatima. Diba ka ng mga doktrina, dogma kung imong supakon, na yung gitawag na anatima, automatic excommunication. Dili sa Vatican II, iauhag ka nga mo tuo, mo uban, pero wala yung excommunication. Okay? So, historical study and doctrinal discontinuity. So, mo na yung mga opinion related to this, no? At the close of the council, some theologians feared that the radical changes would not be implemented. They felt that Pope Paul VI had slowly lost heart and the courage, and Bishop of Pope John XXIII in a 1973 editorial meeting of the Progressive Journal Concilium, founded in 1965 by Anton van der Bogard, Paul Brand, Ives Congar, Hans Kuhn, Johann Baptist Mitz, Karl Rahner, Edward Schellebeck. There was a desire to go beyond Vatican II for the sake of Vatican II. To do this in the spirit of Vatican II was invoked. So, during the Vatican II, doon ay duha kadagkong grupo. No, akong isulti ka ganiha. Kung matag grupo, na ay gitawag ng mga big men. Kana bang kini sila, maunay sila ang naghatag o idea kung sa kantong mga prinsipyo nga dapat masunod diha sa approval sa Vatican II. Kung sa mga progressives, kining mga ngalana, maunay sila ang naguna. Kini si Hans Kuhn, no? Karl Rahner, Edward Schellebeck. Mauni sila ang mga the mind behind the progress of Vatican II. Kunya katong dito sa conservative bloc, na dito si Cardinal Joseph Ratzinger and company, sila ni Cardinal Bia, no, mga conservative ba, na grupo. So, kung unsay mga tuno, kana bang mga panlantaw na naagyan sa Vatikano II karon nga atong na-enjoy, kana tumod aning mga panguna-una aning mga maayo banggiitan na teologian. Na unya taw-taw makita nato ang slide nga story of background aning mga tawhan, no? Bisan ang leader sa SSPX nga si Archbishop Lefebvre, no? Kanus abato siya na excommunicated after naman sa Vatican II, di ba? Tama ba ko, Bradons? Si Archbishop Lefebvre was excommunicated after na sa Vatican II. So, pamilya kay si Archbishop Lefebvre sa tono concept of Vatican II. Matod pa niya, all the changes the council made regarding ecumenism, other religions, Islam, Jewish, Buddhism,
And other religious freedoms might be understood as reversible decisions as they are not in accord with constant teaching of the church. Furthermore, they were not based on doctrine but are pastoral strategies. So kung unsay mga nadesisyonan sa Vatican II Council, pwede po na siya in the future nga ma-reversal. No? Kay dili man siya dogmatic pronouncements. Pamalang ni pastoral strategies. Now, okay? Si Benedict XVI, matod pa sa mga theologians, was part of the Council of Vatican II. Usa siya ka gitawag na peritus. Ang peritus means kanang kuan siya, kanang consultant, no, consultant, expert theologian. Pero na ang gamay na kasaysayan ni Ratzinger daw or Pope Benedict, sa wa pa siya mahimong Archbishop Cardinal, progressive ang mindset ani ni kuan? Oh, progressive. But when he became cardinal and became an expert theologian sa Vatican II, ang stand ni Cardinal Ratzinger nahimong conservative. Muna nagkantsawan siya sa usa ka scholar na si Avery Jules. No? Na adoy gitawag na Ratzinger 1 and Ratzinger 2. Ha? Oh, actually, imagine this and so shift between Ratzinger's writing reflects Avery Jules' notes. The obvious reality that Ratzinger's career appears to have affected his theology. No? I will focus mainly on his 2005 address, only drawing from earlier writings to elaborate for clarity, even while these writings have different authority. As peritus, peritus means expert theologian, consultant, he is a private theologian. As a prefect of the congregation of the doctrine of the faith, he has authority. No? So, sa dihang dili pa siya president sa congregation of doctrine, may pagka-progressive ang iyahang pagka-theologian. Pero sa dihang na presidente na siya sa Congregation of Doctrine, naging nag-iba ang tono sa iyahang prinsipyo, no, bahin sa doktrina. Then, okay, so dirita. Okay. So, diha sa council, naaday sila style sa council, bro. Pag mag-konsilyo, ang kanang mga curia, kanang curia, mura na, kung sa gobyerno, pagpareha ng Department of Health, Department of Agrarian Reform, maghimo din na sila daan o mga proposal na aprobahan na lang pag-abot sa konsilyo. Anak ba? Kaya kung sa konsilyo, magsigi paglalis, mahurot na lang ilang panahon, di pa mahuman. Muna ang trabaho sa curia. Pero ang nahitabo sa Council of Vatican II, na garbage ang mga prepared na document. Mga dokumento nga aprobahanan na garbage. Naghimo og lahik na pamaagi ang mga progressive bloc. No? Although the bishops of the curia were all appointed by the Pope and loyal to Rome, they were at odds with each other due to differences in education, culture, and pastoral experience. Dili sa pastoral experience, nakalamang diri ang mga obispo nga na-assign sa mga linlaing diocese. Kay sila man ang na-direct na experience sa mga tao, sa mga problema sa tao. No? The scholars of the curia, particularly those on the commissions, were conservative in the sense that they imposed a rigid juridical interpretation on matters of doctrine and discipline, allowing for little flexibility in approach. So, kini mga theologian na na-assign sa Korea, stricto kain sila sa conservative na teaching sa simbahan. Gamay lang ni mong istorya, anak, kadakop rin na sila na, oy, heretical ka. Kini nga estilo, wala ni magustuhi sa mga progressive ng mga bisyap. No? This would have annoyed many bishops in any circumstance, but in the council,
that was specifically convoked for the purpose of making reforms to engage in modern world, such an attitude was intolerable for the majority of the council. So ang mga obispo na dili taga Curia, taga diocese, dili nila gusto ng attitude sa taga Curia. Kay unsaon na to pag-institute og reform kung sige lang ta anang kural, anang mga doktrina, anang mga protocols, no? So wala pang pareha ilang idea. So what was needed in the majority's view was new concept, bag-o daw ng mga konsepto, and new language to address new problem. New concept, new language to address new problem. Sa ato pa ang mga sistema nga kaniadto pa sa wala pa'y Vaticano Dos, nahulog na nga unsay tawag na tuana bro, obsolete, kinaraan. Oh, ana ba ang tono ba? No? Rather than a juridical clarification of existing theology and discipline, as the bishops were more directly engaged with the world, no? They tended to have a much greater appreciation for pastoral needs. So, sa madaling salita, ang Vatican II nakapokus gyud sa pastoral need, panginahanglan sa simbahan, dili on doctrinal matters. The rejection of the curial schemata was not an act of rebellion. So katong mga dokumento nga gi-prepare nang daan, gi-type nang daan, gi-print out na, igo na lang pirmahan kung mapasar sa buting ng garbage. So naguna-una ang mga taga-curia na, "Uy, this is an act of rebellion." Pero dili man daw, no? This was explicitly allowed by the council's rules. The reason for this action was that the schemata did not address the need for pastoral renovation. Kay kini mga curia bishop, ang ilang mga dokumento nga gipangduso, puro mga pagpalig-on sa doktrina ba? Nya kay lahi man ang Vatican II, dili lagi doktrina itong emphasis, pastoral. Mauna nga na set aside siya. Huh? Did not address the need for pastoral renovation. Rather, they attempted only to refine the doctrines and practices already defined. So, ko ang mga obispo sa diocese, sige lang tagisgot ang doktrina, human na na, tapos na na sa Council of Trent and Vatican I. Ang atong ikinahanglan ron, reforms, no? Management. It was not the majority of the bishops thereby denied the orthodoxy of the doctrine in the schemata. No? But rather, they found that the doctrine was presented in a manner that would complicate or impede the church's effort to open herself to the world. Ang matod pa sa mga progressive, kaning sige tangisgong doktrina, imbis mga brita sa atong purtahan sa gawas, muratag nanirado ragi akon. Kaya pasundon manatok ng tagagawas sa atong doktrina. No? So wala'y friendship na mahitabok. Now, so, naay ginatawag nga, it is common to speak of the council as divided into progressives and conservative. So, mura nga po ni atadre sa ato ang parokya, diocese. Nayo sa kapari, pangutan ko ni mo, kung siya may kasultian ni, buti nga lang kayo, mura maglaki. Ari po kasikas. Lahi po sila. Mao ni siya ang mga rason ngano nga mga Katoliko dili ta kaayo klaro sa atong stand. Kay magdepende na sa imong kaatubang asa siya nagsay. Progresibo ba na siya o konserbatibo? Nya budugan pa ning mga tradisyonalista. No, mga tradisyonalist. Mao na samot na ikaw ordinaryo mga Katoliko, imong naibal ano simbara, pataka kang pangutana na dito, lahi to ba garina po kaspikas, lahi pong istorya. Mo na dili katingala diri sa atong palibot. Usahay ka ni Mingon. Sa may pagtulunan si Ipti Lahitman. Di ba? Kaya naka-experience na mo, anak. O, oh, katong dito mi sa nabungturan. Nag-lecture mi dito na ay kaabag na nakasagol. Di ino siya, lahit lagi ng inyo. Kasi may lahit na doktrina naman eh. Kaya malay na ito, ang ilahang pagpanudlo sa ilahang grupo, lahit ba ang tendensis ba? Mauna ang inundan na nung Katoliko ta, pero naglahi atong pagsabot sa atong pagtuo because of this. No?
The solid majority of the conciliar bishops were progressives. So kinsa ang majority sa konsilyo? Progressives. In the sense that they advocated substantial overhaul to the church liturgy, discipline, and approach engaging the world. So sila karon kay mga aming tambong sa konsilyo, mga obispo na sa nagkalain-laing lugar sa imong kalibutan, nga mao'y nagbit-bit og mga concerns regarding the problems in their own diocese. Dinadala nila dito. Mauni imong problema, mauni. Sa ako na ito ni. Di ni masulba ng doktrina ba? Anak na sila. Oh, limang ka nga over 2,000 delegates. Pakanada ng 2,000 si Sakadlaw. Sa ako ni wala pag-atiman na. Yung may gusto na ni Kaadlaw, 1962 to 1965. Tinugayan ang humani. 1962, 3, 4, 5. So, yet, the vast majority were firmly orthodox. Pero kanang pag-ingon daw na progressive o niya, conservative, dili daw na sabton nga kanang buwag yun. Kay ang usa daw katiologian o obispo, pwedeng ingon mo siya na conservative siya bahin ani nga isyo. Pag-abot sila yung isyo, progresibo po siya. No? Napoy usa katiologian, kuan siya, progressive siya, pero pag-abot sila yung isyo, conservative po siya. So, kuan na siya, murag ka ng title, murag pwede nagkabalhin-balhin ba? Depende sa isyo. Oh, pwede ka nga maglela. Gani, uban ta ani, prana, basta iglesia ang isgot, partner ta. Pero dito na gani, ta sa isgot, sa leg papahulay, sa bardo, gipo, brana, domingo ka. Ano ba? Muni ang common problem na itabo sa sunod sa council. No? Onya, okay. Okay. There is nothing nefarious or suspicious in the fact that the positive content of the council was predominantly that of progressives. No? Among progressives are those ones developing proposal. So, kini mga progressives, sila nag-endorse ang mga proposal for approval. Ang hihimo po sa mga conservative made their presence felt by imposing limits. So, ay, kanang imo, sobra na, di na, bawal na. Bawal sa itong doktrina. Ano na ila po? Ano na po yung trabaho? Gatingan po. O, gatingan dahil nila. Okay, anatimana, na yung anatimana. O, ano ba? Pero, whether ang conservative mo blocking, pag-abot sa mutation, dito man ang daot. Majority wins man. Yung manay gusto ni Popol di 6. Nga kinahanglan, tagaan yung higayon ang voting. So, bisag unsa kagwapo imong argumento, nga blockingan ni mo kay naana ka sa danger, pag-abot sa mutasyon, mahagba man ka rin to. So, mudaog yun ang progressive block sa ilang mga agenda. No? So that they could not be construed in a heterodox manner and so that the reforms would not unduly deviate from tradition beyond the bounds of prudence. Okay, so muna ang mga... Okay. Although the council did not make any dogmatic definitions, walay dogmatic definitions in Vatican II, Vatican II was a pastoral council concerned in large part with the discipline, liturgy, and diplomatic approach. So its teachings are for the most part not immutable or reformable. So unsa may naaprobahan sa Vatican II, that can be in the future, pwede nga man, reversal. Kana kung ang mutambong sa konsilyo, majority katong gustong kambiyohon. Pero majority nga padayunon, awa, kaya po di ginamakambiyo. Pagpabiling ginasya niya. Kinaamon ko yung mga grupo ron sa mga conservative na gusto mag-konsilyo. Kaya i-reversal ba? Ang pangutan na karon, makaya ba nila ang buting system? Kaya ang iimugod ron ni Pope Francis, nagbukang siya mga new cardinals nga mupabor po sa iya ha. Anak man trabaho sa mga Santo Papa. Siyempre, mag-inkuan sana. Sige, ang mga kardinal, mo, good na yung mga successor.
kadaghanan sila hamaugod na yung mga participants sa konsilyo, labi na kung wala pa sa edad na medyo terminate na sila. No? So, diplomatic approach. So, kung binisay kong taring diplomatic approach, mura ba ni anong political stand na ito ba? No? Sa atong simbahan. So, its teachings are for the most part not immutable or periporo. Nonetheless, given the ecumenical authority and solemnity of the council, it is not sustainable that this teaching should be in contradiction with the faith. So, ang mga nagpulma sa Vaticano II, nagpasalig na walay doktrina nga nasagasaan. Although wala ka mag-proclaim og doktrina sa Vatican II, walay karaan doktrina nga gisagasaan. Okay? Muna ilang pasalig. Na ay comment ni Cardinal Ratzinger no, sa 1988, wapas siya masanto papa din sa Chile. The Second Vatican Council has not been treated as part of the entire living tradition of the Church. Tama ang yun. Kaya nga no, kanang Nostra Aetate, kanang nag-isgot bahay sa Muslim, nag-isgot bahay sa Judeo, sa mga other religion, wala man sa atong tradisyon ng simbahan. Mungkin ako mention dito. No? But as an end of tradition, a new start from zero, the truth is that this particular council defined no dogma at all and deliberately chose to remain on a modest level as a merely pastoral council. And yet, many treat it as though it had made itself into a sort of super dogma which takes away the importance of the rest. So, ipaklaro niya ang sadyo ng nature sa Vatican II. Kinaano kayo uban nga na lecture na murabag ang dokumento sa Vatican II ning supersede na sa mga previous pronouncements of the Church. Mga murag, may ugani ka na Vatican II. Murag, kini na lang yun. Wala nilain, ha? Di ba? Murag, di na ta pwede mo backwards ba? Himo na ni Ron ang bago. Murag, himo na to ning mga dokumento sa Vatican II na super dogma na ba? Oo. Una nga nag-remind si Cardinal Ratzinger, no? Na dili na mo'y intention sa council. Lahit ko na sa bawal lagi sa uban, nga murag, kuha na ni, mauna gid ni. O, final na ni. Oh, okay. So, di ba i-mention ako itong mga big man ganiha sa progressive bloc? No? Usa sa gisgutan nito si Karl Rahner. Ang mga idea ni Karl Rahner, usa sa mga gigamit diha sa Vatican II documents. Usa sa mga mindset niya. Muna si German priest. Karl Rahner, German Jesuit priest, theologian. Roman Catholic theologian in the 20th century. Okay. So, usali siya sa nahimo kana magitawag o consultant sa Vatican II. So, ang mga idea niya mo'y nagamit diha sa pag-formulate sa mga dokumento sa Vatican II. Before the Second Vatican Council, Rahner had worked alongside Congar, De Lubac, Chino, theologians associated with emerging school of thought called the Nobel Theology. Sa French word, mo na Nobel Theology. Pero sa English, New Theology. Ang Nobel, new na sa English. New Theology. Kaya medyo nagka-diferensya sila sa atong karaan standard. So meaning progressive yun yung ilang minds ba? No? Elements of which have been condemned in the encyclical Humanae Generis of Pope Pius D. So kini nga mga banggiitan na sila ilang mga mind nga sa mata sa Santo Papa, medyo delikado ka. No? Delikado ka. Subsequently, however, Vatican II Council was much influenced by his theology and his understanding of the Catholic faith. So, naagin sila ilang mga sariling mga panamot kung unsay mga dapat na baguhon sa doktrina sa Katoliko.
Early 1962, with no prior warning, runners superiors in the Society of Jesus told him that he was under Rome's pre-censorship. Sige man siya sulat. Hindi mga libro. Karoon, ginabantayan siya sa Roma, sa Doctrine of the Faith. Niya ginawarningan na siya na di ka pwede mag-lecture o mag-publish yung libro ng huwag pananghin. So, nailhan na gina siya nga, notorious ba? So, si Cardinal na paliktsuron. Oh, di sa sila paliktsuron. Mananghin siya ka sa Roma. Sa'yo lang ka na sa Roma ka mananghin. Ikaw, Brother Ramon, lecture in school. Dili, kina ay kuhan sa Roma. Nga mananghin siya ko sa Roma. Sa'yo lang ka na? That is already equivalent nga bawal kang mag-lecture. Seminaryo na. Oh, it was under Rome's pre-censorship, which means that he could not publish or lecture without advance permission. The objections of the Roman authorities focused mainly on Runner's view on Eucharist and kini nga issue duha, mo ni kanunay mo overlap siya sa iyang theology ana. Namuna sa ikanro, idea nga transpiration. Oh. So muna nga ang mga church authority, makulbaan na nila ba? Kini mga bright boy ba? Oh. However, the practical import of pre-censorship decision was voided on November 1962 when, without any objection, John the 23rd appointed Runner as Spiritus expert advisor to the Second Vatican. So, ang mga notorious, nahimok pa hinoon nga mga advisor. So sahay na yung problema sa simbahan, kung naay bagong leader, naay mga rebel cells ba? Pero nagod po na niya po sa ato, di ba? Di ba sa atong grupo, naay mga rebel cells pag abot sa bagong leader? Wala. Oo, wala, naay mga problema. Uy, naon sa bahay mo, naay mo ng mga konsultant. Kaya sahay na yung mga friendships ba? No? Naay mo dupa ba? Nakakay problema, di na may mudupa ang ranguhan. Dupa kay may mo. Di saan dupa pa pag yun anong dupa? John the 23rd. Runner had complete access to the council and numerous opportunities to share his thought with the participants. So, sa council palandaan ang mga participant dito kasi hindi o man-man sa iyang ideya ba? Kung siya ginindot niyang ideya ron. No? Runner's influence at Vatican II was thus widespread, and he was subsequently chosen as one of the seven theologians Lumen Gentium. Mao ni ang dokumento kanang bahin sa simbahan. Oh, dogmatic constitution on the church, Lumen Gentium. Siya ay nag-elaborate aning dokumento. Dogmatic explication of the doctrine of the church. The council's receptiveness towards the religious traditions may be linked to Runner's notions of renovation of the church, God's universal salvific revelation, and his desire to support and encourage ecumenical movement. So, unsay usa sa iyang mga ideya nga gipang insert diha sa konsilyo kanang Jesus system. Sa daring Jesus system. Di ba kita kung mag-isgot o si Kristo, priority sa ato ang muna-huna ang pagka-Jews ni Kristo. Mauman na sa ato ah. Pag may ito Kristo, Jews. Mauman ang pinakataas niya na titulo. Pero lahi kang kalbraner, kalimtan sa ato ng bahin sa pagka-Jews. Hukos na sa iyahang kinabuhi o sa pagsundog sa iyang kinabuhi. Apart from Christian God or the church. Mauning itawag mong historical Jesus. Sa wala pasad ni si Runner, daan ay daghang mga theologian na nagtudlo ang historical Jesus. Nga dili priority, Diyos man si Kristo o sa kundi kanang tao na Kristo. Ngunit iyang emphasis, no? Niya, anonymous Christianity. Nakadungog na mo, ani? Anonymous Christian. Di ba ang tao mabunyagan ng lang Kristiyano kung mabunyagan? Huwag wa mabunyag eh. Ano niyang idea? Ano niyang pro-Christian? Di ba? Anonymous. Anonymous Christianity is a theological concept that declares that people
who have never heard the Christian gospel might be saved through Christ. So kani nga idea morabag naghatag nato og notion na pwede raman di ay sila maluwas tawgon po anonymous Christian bisag wa kadungog og Kristo ang labas pwede ra di ta magsangyaw nito. Mao na ang hinungdan nga gikan sa Batikanto ang missionary activity sa simbahan ng Hinay. Di ba kadaghanan sa ato mga ordinado? Ah, okay naman po na sila. Di ba? Ngayon po sila, okay na po. Basta mag-ibatan lang. Bahala dito na sa salain nga kuan. Kaya tungkol na ang anonymity. Nabisag wa kadungo kong Kristo, basta tarong niyo ang tao. Pero diya po nag-Kristiyano, luwason niya po na ni Kristo. No? Inspiration for this idea sometimes come from the Second Vatican Council's Lumen Gentium, which teaches that those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with sincere heart and moves by grace, try in their actions to do His will as they know that through the dictates of their conscience, those too may achieve eternal salvation. Bisag wa ka kadungog, pero nagkinarong ka. No? Kira di hapon. Pero kung muad to, timan kayo kining Vatican II, wala nang gidibatihan o taman-taman, ha? Kaya there was no idea of proclaiming a dogma. Oh, padawat lang yun siya. Kaya kung muad to ka sa Biblia, kumusta man to si Cornelius? Niingon ba ang hangin nga, buta naman ka. Ukir ka niya. Ukir ka. Di ba, gipaad to pa siya ka? Pedro. Kunya, di? Bunyagan. O, alam mo tabi yung hangin, ukir naman ka niya. Ay, alam, binagbunyan sa sol. Buwasol ka lang yung yapon. So, kini nga idea, nag-create ni friction in the council. Kaya dili, malabo ba? Maraming contradicto sa standard. Pero tungkol kay ang konsilyo lagi di dili intention na mag-create o doktrina, magpanday, wala na kaayo ni Lalisa. Pag-amot sa voting, majority man saan sila, pasado. Di ba? So, karon pag-amot din sa palibot, muna may ingon nga, kani mga CFD, mali, maning ginatundo. Di ba? Mali ato mga, paano? Mali, maning ginatundo ang CFD nga, dili kaluwas, manahanap. Tinahanglan yun mo pabunyan. So nag-create mo misunderstanding. Oh, ang po'y basa-basa. Pero kini, kita si FD, dali ra nato ni Sabton. Kaya nakaibaw man ta sa katuyuan sa Vatican II. Kamalo man ta sa katuyuan. Problema ani, katungwa masayod kung sa Vatican II. Kaya mangugat yun itong tulog. Ang doktrina mo ni ano ba? Okay. Runner's development of the idea preceded the council and became more insistent after it received its conciliar formulations na napasar yun, naaprobahan. Non-Christians could have in their basic orientation fundamental decision. Runner wrote, accepted the salvific grace of God through Christ, though it may never have heard the Christian revelation. So, bisa guwakan ka dumun. No? Okay, ragyapon. His writings on the subject were somewhat related to his views about the mode of grace. Non-Christian religions. Runner's transcendental Christology opens another horizon which comprises a non-Christian religions. As God's universal saving will in Christ extend to non-Christians. So, ang plano sa kaluwasan extend even to non-Christian. Pero sa Biblia, unsa ang pamaagi gani anak bro? Ang mutuo o magpabunya maluwas. Pero diri, murag dili na kaayo kinahanglan. Basta kay tarong lang ka. No? Kaya si Kristo man ang Savior. Salvation for non-Christian comes only through Christ. Anonymous. Just as importantly, it is possible to say that Christians can learn from... Tanawar ba da? Just as importantly, it is possible to say that Christians can learn from other religions or theistic humanism because of God's grace can be operative in them. So, ang
pagtuo po sa laing di ay pwede po nato nga sani atong tun-an from other religions kaya basing ang grasya to po dito so kulba kayo no di, labaw na sa mga theologian na nag-attend during that council mura sila gi bayo ba pero usang otang man pagkapot sa butuhan ay no nagkinahanglan ni siya, kung tama yung mga sayok niya, pero nagkinahanglan ni during the council of grabe pa nga diskusyon. Pero aron dili malangay sa petition ng mga hapon daugon. Naman ni Pinchoy, pero sa katong libro nga, the conspiracy of the church. Oh. Sa Vatican to, mo sila. Mm. So, mo ni usa sa mga naging problema. Na mason na. Oh. That is why, wala kayo mga bugat na dokumento nag-ingon na dogmatic. Kaya kung i-declare niyo mga Vatican to dogmatic, masira man ang ato ang kamada sa atong prinsipyo. So, ihulog na lang na o pastoral para whatever it is, kaya ra i-explain. No? So, the presence of Christ in the other religions operates in and through His Spirit. And non-Christians respond to the grace of God through the unreflexive and searching Christology present in the hearts of all persons. So, may po kapag-articulate ba, no? Kinaaman ka nga sa kasing-kasing daw. Oh, these specific attitudes become involved. An absolute love towards one's neighbor, attitude of readiness for death, and attitude of hope for the future. In practicing this, the person is acting from and responding to the grace of God that is fully manifest in the life of Jesus. So, muna ilang mga justification ba? Ang mga gitawag ng anonymous Christians. Karl Rahner sa lahat ng libro, Theology and Philosophy, ni Martin Karen Kelby, published 2004, Theory of Anonymous Christian. Sabi ako ni siya ang diskusyonan. Anonymous Christian, not because it is logical and inevitable conclusion to any discussion of Rahner's theology, but because, given the level of interest and criticism, it has attracted and it makes a useful case study for the non-foundationalist reading of Rahner. What is his proposal? In spite of the volume secondary literature it has generated, Rahner's theory of anonymous Christian is relatively simple. It starts from the fact that Christians believe on the one hand in the universal salvific will of God and on the other in the necessity of faith in Christ and membership of the church for salvation. The question is, how can these two things be reconciled? Kaya ang pikas mingon, mandatory ang membership. Dili sa pikas, Espiritu Santo lang, grasya sa Diyos. If the church membership is necessary for salvation, Protestant yan na? Oo. Anak yan, nalabas. So, Vatican II, Lumen Gentium, documents of the Vatican II, no? Promulgated by His Holiness, Pope John Paul VI. Tanaw na to sa Lumen Gentium mismo, number 14. Naamagod ng ginaisbutan ni Karl Rahner sa number 14. No? Iyahan yung idea eh. Kasi well, possibly po, no? Basing itself upon sacred scripture and tradition, it teaches that the church now sojourning on earth as an exile is necessary. So, this is doctrinal. Necessary. Christ present to us in His body, which is the church, is the one mediator, unique way of salvation. In explicit terms, He Himself affirmed the necessity of faith and baptism. San Marcos, necessize. And thereby affirm also the necessity of the church. For though baptism as though a door, men enter the church. Whosoever therefore knowing that the Catholic Church was made necessary by Christ, would refuse to enter or to remain on it, could not be saved. So kung naana ka sa sulod, dili ka mo remain, dili ka maluwas. Kung tua ka sa gawas, yan ay balukas ka matuunan,
mo refuse to enter ka, di pod ka ma luwas. So ang middle ground anak kadtong wa kahibalo. Di ba? Kung kinsa tuwa kay balo pero nagtinaro mo na ang gitawag og mga anonymous Christians. Pero nasayod na ka, nipaghegahin ka. Kaya nung doon ko itong dito mi sa laak sa una, o ba nila ni Dr. Pardo, nag-import ko dito sa Kaabag, yung istoryahan ko sa pari, na kanati ay mga tagagawas, may pagdit na lang na sila tunduan. Total, kung tarong lang sila, paano naman? Ang plano sa kaluwasan, apil mo po sa ilaha. In other words, ang trabaho sa mga Katoliko, murag na-simplify ba? Murag ang burden bitaw nato nakuhaan. Kaya di mo na ito kinanglan ipugos. Dili mo parehas ka niya ito sa wapay Vatican II nga musangyaw ginasimbahan. Muan ito sa musakay barko, muan ito sa laing kontinente, kaya magsangyaw lang. Muna hinungdan nga si Magellan abot ni Pilipinas. Kaya murag mandatory yun ang pagsangyaw. Because without that, walay kaluwasan. Muna ang Katoliko nga tunay mo, mo adapt yun sa risks sa pagsangyaw. Pero with this, medyo na-relax ta. Okay. Tudlo lang magkaya mag-binotan lang mo. Okay na. Di, makinahanglan mag-hagok ka, pakiglalis niya. Pero naagya pa karun, may kinahiyan na. Oo, naagya niya po. Okay. They are fully incorporated to the society of the church. No? So, na-agree. He is not saved. Na? He is not saved. However, who through no part of the body does not persevere in charity. Meaning, bisag ni apa ka sa sulod sa simbahan, binunyagan ka, kung wala ka magpadayon sa pagkamatarong, tanggal pa rin. So in other words, dili garantiya kung mo kay binunyagan ka, sige ka, apil rin sa simbahan, niya wala kay kinabuhi na maayo, dili garantiya na maluwas ka. Tablar ya mong gantuas gawas. So ang tao, he remains indeed in the bosom of the church, but as it were, only in bodily manner, not in his heart. Binunyagan ka, wak kang kinabuhay tarong, naalang ka sa lawas, pero wala ka sa kasing-kasing sa simbahan. Imo cancer, bro. Cancer. Iyan ang mga bro. Kung dili ka ina na nga po ka storya, hindi ka mo tinaro. Pero ang gino, ano nga po yung kumpa na naman po. Kaya na sa'yo, sa'yo mo, aloy tayo mga dili. Oo. Tanawa rin ang statement na sunod. All the church children, binunyagan, should remember that their exalted status is to be attributed not to their own merits, but to the special grace of Christ. Dogmatic ni. If they fail, moreover, to respond to that grace, kung napakyasa, pakyasta sa pagkinabuhi, diha sa imong unahuna, sa pulong, o sa buhat, not only shall they not be saved, but they will be the more severely judges. So, nindako pa yun na itong obligasyon. No? Hindi ni mo kuyan sa una-una, sa buhat, o sa pulong. Pero magbingawas na kung if you wanted to become part of the church, mas dako ang imuhang liability kaysa kantong nagpabilin sa gagawas nga na kinabuhin tarong. Oo. No? Na ano nung kasulod, murag bugat na nung kayo yung mga bantayan. Ha? Pero ganun talaga. Catholic criminals who moved by the Holy Spirit seek with explicit intention to be incorporated into the church are by that very intention joined with her. With love and solitude, Mother Church already embraces them as her own. Okay? So, Moni ang naa sa Lumen Gentium, 15, 14, 15, o 16. Mogini ang pinakasentro ng mensahe sa Vaticano II in term of Church and Salvation. Okay? So, muna siya. Unya,
sa sunod na lang nako ipakita sa inyo ha. Si Runner, usap po niya.